kulang. Ito'y utos na dulot sa taong may bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula sa Diyos. Pag-unawa ng isipan, yung bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay mag-ari na talikdan ang tanang sala. Manalit sa balita niya, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangang ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pagkatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Meron po bang mga teachers dito? Taas po ng kamay. Yan. Happy Teachers Day po. Palakpakan po natin sila. Yan. Happy Teachers Day din po sa mga guro na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming. Mga minamahal ko, mga kapatid, nagninilayan ko din kanina. Sabi ko, sino kaya ang guro na pinaka-naka-influensya sa akin? Alam niyo po, ang dami mga teacher ko. Hindi ko na alam po ano mga naituro nila sa akin tungkol sa lesson namin. Pero sa buhay, napakayaman. Ano? At nais kong i-share sa inyo yung isang teacher ko nung ako ay 4th year college. Kami nasa philosophy. Final exam namin. At ako'y nagmamadaling umuwi. Ewan ko kung bakit, siguro gutom na ako nung mga panahon na iyon. Ano, alas 12, pa alas 12 na. Sapagkat ang exam sa amin ay mahaba. So, minadali ko yung exam at isa ko sa mga unang nagpasa ng papel. Ako yata yung pinakauna. Pinasa ko sa aking professor. Sabi ko, sir, okay na po. Uwi na po ako. Sabi niya, saglit lang. Pinasa niya yung sagot ko. Sabi niya, okay na ito. Pero parang hindi pa ikaw ito. May mas may dadagdag ka pa. Marami ka pang masasabi. Hindi ikaw ito, sabi niya. Sabi niya, binalik sa akin yung papel. Sabi niya, sagutan mo pa. Alam niyo, hanggang ngayon ay pag binabalikan ko yung experience ko yun sa aking teacher, sabi ko, pwede naman na eh, okay na, pasado naman na eh. Pero sabi niya, hindi. Hindi sapat na okay lang. May magagawa ka pa na mas mabuti. May improve mo pa. Hindi ikaw yan. Alam mo, kung binabalikan natin yung ating buhay, minsan sa mga ginagawa natin, sinasabi natin, okay na yan, pwede na yan, ayos na yan. Pero kung titingnan natin yung kakayahan na ipinagkaloob sa atin, hindi sapat na okay lang. Meron pa tayong magagawa. May improve pa natin yung ating kakayahan. Ganun din sa ating buhay, pananampalataya. Hindi sapat na okay lang, hindi sapat na ayos lang, kundi marami pa tayong pwedeng gawin para mapabuti yung ating buhay, pananampalataya. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa panahon ngayon, iilan na lamang ang gustong magpari, pumasok sa seminaryo, magmadre, pumasok sa buhay ng relihiyoso at relihiyosa. At kapag ang mga bata ay tinanong mo, gusto mo magpari? Abay, napakadalang sasagot ng oo. Kahit magulang tanungin mo, pagpapariin mong anak mo, sabi, ayaw, Father. Walang mag-aalaga sa aming pagtanda namin. Iilan lang ang pumapasok ng seminaryo. At kung may papasok man, marami pa rin lumalabas. Bakit? Eh, mahirap ang buhay. Kung minsan ay hindi nasanay sa hirap, ano, gigising ng maaga. Sa seminaryo, nakaschedule lahat ng gagawin. Simula pagising hanggang pagtulog. Rise up alas 5, tulog ng alas 10. Lights off ng alas 10. Ay mga bata ngayon, pag nasa bahay, gising ng alas 10 ng umaga, ano, tulog ng umaga ulit. Walang schedule. Kaya pag pumasok ng seminaryo, pumasok sa kumbento, sa buhay ng pagmamadre, pagpapari, hirap na hirap sa pag-aaral, sa responsibilidad. Dahil sa seminaryo, gumagawa kami, naglilinis, nagtatrabaho, at kailangan mong i-maintain ang iyong cleaning assignments. Naalala ko yung mga pari namin noon, gaganon din ang cleaning assignment. Op, may alikabok pa, ulit ng trabaho. Kaya hindi pwedeng okay lang pag nakita ng check na madumi, ulit. Sakripisyo. Mahabang oras ng pagdarasal. Limitado ang paggamit ng cellphone. Naalala ko noon, kami nasa seminaryo, ang cellphone namin ay once a month. At kung may panahon din na ang cellphone namin ay kapag Christmas lang, kapag birthday namin o birthday ng magulang namin o ng kapatid. Yun lang ang makakahawak ng cellphone at wala rin internet pa noon. Mahirap ang buhay, mahirap ang
formation pag pumasok ng seminaryo. Pero ito yung tawag sa atin. Ano? Kaya nga, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo. Sabi niya, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Idalangin natin sa ating Panginoon na magpadala ng mga kabataan sa buhay paglilingkod bilang mga pari at mga madre na sa buhay relihiyoso at relihiyosa. Mga kabataang handang mag-alay ng kanilang buhay sa Panginoon. Mga kabataang handang magsakripisyo at maglingkod. At ang bawat isa atin ay mayroong tungkulin na gabayan ang mga kabataan na mapagnilaya nila kung saang buhay ba talaga sila tinatawag, kung sila ay para sa buhay pagpapari, pagmamadre, pag-aasawa o pananatiling binata o dalaga. Sa mga magulang, dapat tinitingnan natin, tinatanong natin yung mga anak, yung mga anak ninyo, ano bang gusto mo pagdating ng panahon? At kapag gusto nilang magpari, magmadre, suportahan ninyo. Ano, huwag ninyong hahadlangan. Pag ayaw naman nilang magpari at magmadre, huwag niyo namang pipilitin. Ano, may mga magulang naman na ayaw naman ng anak ay talaga, pasok ko sa seminaryo. Ano, hindi naman po ganun. Ano, ang pagtawag at pagtugon ay kusang loob. Ano, walang pilitan. Ang Diyos ang tumatawag, tayo lamang ay tumutugon. Totoo po, hindi madali ang buhay ng isang pari, ang buhay ng isang relihiyoso at relihiyosa. Hindi madali. Ang daming pagsubok. Hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Hindi madaling isabuhay at tuparin ang misyong ipinagkaloob sa amin. Laging mayroong hirap, mayroong pagsubok, mayroong panganib. At sabi nga po ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Nandun man yung hirap, nandun man yung sakripisyo, nandun man yung panganib, masaya pa rin maglingkod sapagkat ang pinaglilingkuran ay ang Panginoon. At sa ating pagtugon sa tawag ng ating Panginoon, hindi naman nagpapabaya ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, sa pananampalataya, patuloy niyo po kaming ipanalangin, kaming mga pari, ang mga nasa buhay relihiyoso at relihiyosa, na magampanan namin at may pagpatuloy namin ang misyon na ipinagkaloob sa amin ng ating Panginoon. Kailangan namin ang inyong panalangin. Patuloy nating ipanalangin ang bawat isa na tayo ay maging mabuting manggagawa sa bukirin ng ating Panginoon, anumang bukasyon ang ating tinatahak. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nabula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus, aming mahal, niligtas mo kami, tanang. Ngayon Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace with you, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian nang aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam po namin sa lahat na mula sa ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat po natin ang Clego or Clean as You Go dito sa Pambansang Dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. At ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan sa harap ng ating Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila.
Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Marami pong salamat at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salangit sa mang mapagpala.